Ready ka na ba? Tara, luto tayo ng ginatang kalabasa at sitaw na may kasamang talangka. Yung hahatakin kang pataas, ha? Simulan natin maghiwa ng shallots. Yung maliliit na sibuyas, ha? Maghiwa na rin tayo ng luya. Gamitin natin tol yung sitaw na medyo pabulok na. Tanggalin natin ng buto yung kalabasa, mga tol. Ayan. Hindi ako kumakain ng balat ng kalabasa, mga tol. Kaya tara, balatan natin. So, ayan tol, meron ng kalabasa, bawang sibuyas, gata tol, sile, luya, crablets, sitaw, tapos tol, malunggay. So, ayun na nga mga tol, sinimula ko na pala magpait ulit ng ating kawali. Siyempre, kasunod niya, maglagay tayo ng mantika, di ba? So, mag-isa pa tayo ng bawang sibuyas, tol. Sabay na yan, sabay na. Mabilis lang tol, maluto itong ginataang kalabasa pati sitaw. Next natin tol, yung luya. Ayan, luya. So, ano yan tol, sutay lang natin yan, siyempre, di ba? Hanggang maluto lang yung mga aromatics. Gagamit nga pala ako dito ng bagong isda. Wala kasi akong bagong alamang eh. Pwede naman yun, di ba? So, ito tol, bagong boneless bagong isda. Pampaalat. Saktuan lang. Tapos tol, ilalagay ko na pala yung kalabasa. Ayan. Parang pinakbet, no? Hindi na ito. Ginitaang kalabasa na may sitaw. Imbis na bagong alamang ginamit ko, mga tol. Bagong isda ang gagamitin ko kasi ito lang ang merong available sa amin ngayong araw. Maglalagay na rin pala ako ng tubig tol para lumambot na rin yung ating kalabasa. Pati mabawasan tol yung alat ng ng mismong bagong isda. So eto, habayin natin lumambot yung kalabasa. Syempre gagamit tayo ng Coco Mama! Dahil sa Coco Mama, lasap mong lasa ng fresh gata. Coco Mama, baka naman tol. So ayan tol, di ba? Haluhin natin tol yung gata. Yung kalabasa na may bagoong isda. Ayan. Ang bango tol, kung nandito ka kung naamoy mo. Kumaamoy mo lang pala, napakabango. Ng combination ng amoy ng bagoong pati ng gata. So ayan o, mag-hi ka muna. Hello. Wala na pala siyang ice. Ito pala meron o. Hi. Lulutuin ko na kayo. Ayan tol, lalagay ko na siya isa-isa. Unti lang naman bilhin itong crablets sa to. Talangka ba to? Basta, ayaman na yan. Masarap din yan sa ginataang kalabasa na may sitaw. I-mix-mix lang natin yung tropa. So, ayan. Ihalo ko na rin pala tol yung yung sitaw. Ayan, sitaw. Maglalagay rin pala ang ceiling pole, pati ceiling green. Ayan tol. Tapos tol, syempre lagyan natin ng malunggay. Miss malunggay. Mas maraming malunggay tol, mas masarap, di ba? So lahat na yan tol, lalagyan natin dyan. Syempre tol, huwag mo kalimutan haluin. Yan tol, malapit na maluto yan. Papaigahin ko na lang tol yung gata. Pati malambot na yung kalabasa natin tol. Pati yung luto na rin yung ating crablets, yung ating alimasag. Ayan di ba? Napakasolid yung tropa. Syempre tol, di ba? Titikman mo. At ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point of review na to, pa-comment down below sa parte naman daw, parte ng Pilipinas, para mabati na mga sa mga next vlogs ko, di ba? Another news na naman tayo mga tol, at syempre pa nagustuhan mo mga video, don't forget to like and follow my page mga tol. So ayun tol, tikman natin yung luto kung ginataang kalabasa na may sitaw. Hindi kasi ako makain tol ng alimasag, may allergy ako, so kalabasa lang pati yung sabaw, di ba? Mainit pa eh. So ayan tol, sabaw tuloy. Sarsa pala. Sarsa. Nyarap boy. Nyarap.